What's up mga ka-angler? Meron ka bang jerkbait na floating? At gusto mo itong gawing sinking para mas magiging wide range yung kanyang malalangoy na strike zone? Or meron ka din bang lure na hindi maayos yung langoy? Pag nire-retrieve mo, pupunta sa kanan, minsan pupunta sa kaliwa, at minsan din nagbe-belly up siya kaya hindi ka na-strikean. So don't worry guys, kasi sa vlog na to, ituturo ko kung paano gawin ang simpleng modification at tuning para maging maayos ang langoy ng iyong lure. Kaya stay tuned ka lang dyan ka-angler. O meron tayong jerkbait dito na floating na galing kay Good Catch Fishing Supply. So ito ay yung ripple na 77mm at 8.4 grams. So later on, gagawin nating sinking mga ito. So pagdating kasi sa jerkbait, may tatlong klase yan. Meron tayong floating, meron tayong suspending, at saka meron tayong sinking. So may mga advantage at saka disadvantage yan. So yung floating, okay, pag kinast mo yan at lumapag sa tubig at na-retrieve nyo, magdadive po yan sa ilalim on a certain depth. Okay, so depende po sa jerkbait. Usually, nakalagay po sa likod din kung ilan yung depth na malalangoy niya. Kagaya po nitong ano nila, blackjack nila na deep diving jerkbait. Ayan, so depth nakalagay doon is 2 to 3.5 meters. So, yan po yung lalim na kanyang malalangoy sa water column. So, yung iba naman is walang nakalagay. So, ayan na nga, ang floating, pag re-retrieve mo, ilalim siya. And then, pag pinos mo or hindi mo siya i-retrieve, lulutang po yan sa ibabaw. So, kailangan mo ulit retrieve. Isa sa advantage ng lure na ito is iwas sabit kasi nga hindi siya magsisink. So, hindi siya sasabit sa ilalim. At isa naman sa disadvantage ng lure na ito is hindi wide range yung kanyang malalangoy na strike zone kasi nga limited lang. So, kung 2 meters hanggang 2 meters lang siya yung lalim niya. So, yun po ang floating na lure. So, ang suspending naman na lure is pag kinast mo at retrieve mo, iilalim yan on a certain depth. Pag tinigil mo yung pag-retrieve, magso-suspend lang po siya from the term itself, suspending. Ibig sabihin, mag-i-stay lang po doon kung saan mo in-stop yung pag-retrieve mo. O kaya, lulutang din actually yun yung suspending, pero napakabagal. So, yun po ang suspending na lure. So, syempre, ang advantage nun is mamimaintain mo yung strike zone. Kasi yung mga isda minsan, pag hinahabol yung lure mo, tapos pag tinigil mo, doon sila i-strike. So, kung nakasuspend lang siya doon, so may enough time pa na ikagatin ng isda. So, yun po ang maganda sa suspending. Okay, ang disadvantage naman niya is yun nga, same din sa floating na limited lang din yung malalangoy niya. So, may certain depth din lang. At meron din naman yung lure na sinking. Which is, pag ito kinast mo, kahit hindi mo siya i-retrieve, magsisink po siya sa ilalim. So, ang advantage naman ng sinking is wide range yung malalangoy niya na strike zone. Kasi nga, hanggang ilalim. So, pwede mong piliin kung saan mo siya palalangoyin. Pwedeng doon sa mid-range, sa ibabaw, o kaya doon sa malalim na part. So, mas maraming strike zone na malalangoy niya. Ang disadvantage naman ng sinking, which is ang pinaka-obvious is, madaling sumabit ito. Kasi nga, pag i-retrieve mo man or hindi, magsisink pa rin siya sa ilalim. Kaya madalas sumabit yung mga jerkbait nyo. Pero syempre, may mga technique naman dyan na ginagawa para hindi siya sasabit. So, pwede mong i-fast retrieve or tansyahin mo yung ano mo, retrieve mo kung saan siya hindi sasabit. So, ayan po ang tatlong klase ng jerkbait natin. At yun na nga, gawin na nating sinking ang floating na to. Alright? So, paano nga ba natin gagawing sinking ang floating na jerkbait? So, simple lang po yung gagawin natin dyan. Mag-add tayo ng weight. So, about 1 grams to 1.5 grams or higher. So, depende po sa laki ng jerkbait nyo. So, paano tayo mag-add ng weight? Hindi naman natin pwedeng biyakin tong lure na to at lalagyan natin ng, ayun nga kung nakikita nyo yun, yung pabigat niya sa loob. So, hindi naman natin pwedeng gawin yun. Or siguro pwede nyong gawin kung kaya nyong gawin. Pero ang pinakamadali po na gawin dyan is magpalit ng treble hook. Ayun po. So, gamit po kayo ng treble hook na mas malaki o kaya yung mas mabigat na treble hook. Okay, pwede rin po yung split ring, dagdagan nyo or palitan nyo yung size ng mas malaki. Pero ito po kasi ang disadvantage pag nagpalit kayo ng treble hook na mas malaki sa required na treble hook sa kanya is hindi na rin po magiging maganda yung langoy ng lure nyo kasi hindi niya kayang buhatin yung bigat ng treble hook nyo. So, ang pinakamaganda is kung magpapalit kayo ng treble hook is yung same size din. Okay? Nung, kung ano yung nakalagay. So, for example, ito nakalagay dito is size 6 na treble hook. So, as you can see, ayan po. Size 6 po ito. Actually, itong treble hook na to is napakatibay na po nito. Ayan po. Ayan o. So, yun nga. Gagawin natin na sinking to by changing yung treble hook niya. At pwede rin natin sigurong subukan palitan yung split ring niya ng medyo mas malaki lang konti, yung tamang-tama lang. Na alam natin na hindi naman makakasagabal sa langoy ng lure natin. So, meron tayong treble hook dito. Ayan, itong owner. So, galing din to kay Good Catch Fishing Supply. As you can see, same size sila. Size 6 din po ito. At kung titingnan nyo, mas makapal
itong owner na treble hook na to. So buksan natin para ayan, mas makita nyo ng husto. So napakatibay po ng treble hook na ito, ang owner na treble hook. So as you can see, ayan po, kung titingnan nyo, talagang mas makapal dito nya banda sa may dito na part. Ayan po. So ibig sabihin na syempre mas mabigat to na treble hook. At yung hook nya naman is ayan, as you can see, medyo may difference, mas malaki ng konti, pero same size sila. So tiyak ito is mas mabigat na hook kaysa dito. So ito yung ipapalit natin para maging sinking siya. So ayan guys, palitan na natin to at susubukan natin kung magsisink. Pero bago yun, ipakita ko muna na floating itong lure na to. So ayan, subukan natin, iano natin sa tubig para makita natin kung lulutang or magsisink. Pero bago yun, lagyan natin ng ano, marka. Kasi itong isa, dadagdagan ko ng mas malaking split ring. Okay, tignan natin kung gaano kabilis yung paglubog niya. Yung isa, hook lang yung iano natin, yung papalitan natin dito. Alright, so lagyan natin ng marka. So ito, lagyan natin ng letter A. Ayan, letter A. Itong letter A, lalagyan natin ng hook at saka split ring na mas malaki. So ito naman is letter B. Ayan, pangit ng letter B ko. Ayan. But anyway, at least makita nyo yung difference guys. Alright, so si A, papalitin natin ng same hook, pero yung split ring na lalagyan natin, medyo mas malaki ng konti. So si B naman is, ang ipapalit lang natin sa kanya is hook lang. So i-maintain natin yung split ring. So ayan po, subukan natin ihulog dito sa may timba. So ayan, as you can see guys, naka-float lang siya. Ayan po. Ayan. So floating lang po si, ano ba to? Si letter B. Ayan, si letter B. At saka si letter A. Ayan. So floating po ang mga lure na ito. Alright, so napatunayan na natin na floating to. So gawin natin sinking naman. So ayan, palitan na natin mga hooks ito at masubukan natin kung magsisink siya. Alright. So ayan guys, napalitan na natin ng treble hook si A at saka si B na lure. Ayan. So si A na lure, ayan, as you can see, in-upsize natin yung split ring nya. Okay, pero same hook din lang. Si B naman is same split ring at saka same hook naman. So as you can see, yung difference ng kanilang split ring. Ayan, para mas makita nyo. Ayan po. Okay. So si A is mas malaki yung split ring. So konti lang naman yung difference nila. Ang outside diameter kasi nitong si yung dating split ring na nakalagay dito is 5.4 mm. Tapos yung pinalit ko naman is 6 mm. So konting difference lang guys. Ayan, tingnan natin kung ano yung effect. Syempre, normal na itong si A, since mas malaki yung split ring niya, nadagdagan yung weight, mas mabilis siguro lumubog ito kumpara dito sa kay B na same split ring. At yung hook is the same din lang. So and since napalitan na natin, di subukan ulit natin. So punta ulit tayo dun sa mahiwagang timba. Alright. Ayan, nandito na tayo sa ating mahiwagang timba. At ito na, subukan natin. So as you can see guys, lumulubog sila. Ayun na, mas nauna si A. Kasi nga mas mabigat. Hindi ko alam kung nakikita nyo eh. Pero ayan, lumubog po sila. As you can see. So ito, ilagay ko na rin itong isa para makita nyo na ito yung ano. So hindi napalitan yung hook nito. So ayan, as you can see, nakalutang lang. Ayan. So yung pinalitan natin ng split ring at saka hook, ayan, lumubog sila. Tunin natin. So ayan si A. At ito si B. Ayan. So halika dito, halika dito. Ayan. So isa pa, test natin. Ayan, nauna pa si B na pinalubog ko, pero mas naunang lumulubog si A kasi mas mabigat. So ayun guys. So ayun po ang way para maging sinking ang inyong floating na lure.
Alright, since nagawa na nating sinking yung ating floating lalure, what if ang problema naman ng inyong jerkbait is tumatagilid siya, pumupunta siya sa left or right, o kaya nagbe-belly up? Pag nagbe-belly up siya, medyo madali lang solusyonan yan. Is try mong i-slower yung pang-retrieve nyo at subukan mo kung hindi siya mag-belly up. So ganito po yung nagbe-belly up. So ang supposed to be kasi ang langoy ng lure mo is dapat diretso papunta sa iyo yan pag ganun. Okay? Minsan kasi kung masyadong mabilis yung retrieve natin, gumaganon siya. Okay? So tumatagilid siyang ganyan. Alright? So subukan mong i-slower lang at tingnan mo kung saang magandang retrieve siya, yung langoy niya. Pero ito ang worst. What if yung lure mo naman is nagbe-belly up niya, tumatagilid pa, pumupunta sa kanan o kaya pumupunta sa kaliwa. So hindi kasi natural ang dating ng lure natin pag ganun. So mas maganda pa rin yung talagang diretso siya. Alright? So nag-wawabol siyang ganyan tapos diretso siya pabalik sa'yo. So yun po ang gagawin natin ngayon. I-tune natin yung lure, no? So usually kasi yung mga nabibili natin na mga generic na lure is ganun ang nangyari. So kagaya nito guys, as you can see, ito generic lure to, is hindi maganda yung pagkalagay ng kanilang, ito kung nakikita nyo yung kabitan ng ating line. So ito po, banking po yan. Kaya ang nangyari is kumakanan siya o kumakaliwa. So kagaya na lang ng lure na to, as you can see, medyo banking siya. So i-focus natin para mas makita. Makita nyo po yung difference. So itong good catch, as you can see, diretso siya. Ayan po. Pero itong generic lure na yun, kung tingnan nyo, banking po. I hope nakikita nyo yung difference. Ito yung nasa left, ito yung generic. Medyo nakatabingi siya. Unlike dito sa may good catch, ayan, diretso siya. So ito, confident ako na hindi maging problema to kasi diretso siya. Ito, sigurado to, may problema to. Pag rinitrip mo, tatagilid siya mag left or right. So simple lang po yung gagawin natin. I-straight natin. Okay? Since tabingin siya, i-straight natin na ganito. So gamit kayo ng plier para i-straight siya. Kung tingnan natin yun, naka-ano siya ng ano, right, ipapunta siya ng right. Naka-slant siya papunta ng right. So try natin ayusin. Ayan. So timpline natin, i-tuning natin. So mas maganda pag syempre dandanin nyo para hindi masira. Pero usually ganito yung ginagawa namin na pang-tune. Hanggang sa mag-straight siya or makuha nyo yung timpla. Mas maganda kung ano yung gamitin, yung ply sana eh. Ayan o, medyo nag-straight na siya guys. So ayan, as you can see, nag-straighten na siya. So diretso na, makikita nyo naman sa line niya. So parehas na silang straight. So ayan guys, subukan nyo lang na i-ano siya, i-ano sa left o kaya sa right. At i-adjust nyo lang hanggang sa umayo siya. So ganun po ang ginagawa namin na pag-tuning. So minsan kasi nasa ano yun, yung pag-embed nila nitong ring na to. Minsan hindi maayos. Siyempre, mass production yan, yung machine na ginamit. Minsan siguro nagkakaproblema kaya hindi maayos yung pagkalagay niya. Actually, kahit yung mga ano guys, yung mga mamahalin, yung mga branded na lure, minsan ano, tumatabingi pa rin yan. So kailangan chinutune pa rin yan pag hindi maganda yung langoy niya. So ayun nga po, ang pag-tuning ng lure para maging maayos yung langoy niya. So pwede mong iano sa left, pwede mong iano sa right. So kung minsan kahit straight siya, medyo may pagkabanking pa rin yung langoy niya eh. So subukan mo siguro ano, medyo ipaling sa left o kaya right para hanggang maging maayos yung langoy niya. So ayun guys, ang pag-modify at pag-tuning ng iyong lure, I hope may natutunan na naman kayo sa ating vlog na ito. At syempre, pag maging natutunan ka at nagustuhan mo yung vlog na ito, huwag mo kalimutan na i-like at mag-subscribe. At syempre, i-share mo na rin sa inyong mga kaibigan para sa ganun ay maging maayos yung kanilang lure. At ayun na nga, kita-kits tayo sa susunod na fishing tutorial at gagawin ko pang sinking yung mga ibang lure dito. Until next time, fish be with you!